Direk, when you thought of the story nitong pelikula ito, sabi mo, you had in mind the two of them. Pwedeng malaman bakit? Well, kasi gusto ko rin parang ma-i-project kasi yung parang ano ba yung take natin when it comes to heartaches, heartbroken, paano natin tinitil yung sakit o yung sa pain. Dalawa yung nangyari sa pelikula. Si Mayesa ginawa niyang positive nung meron siyang traumatic past with his ex-boyfriend, ginawa niyang pelikula. Naging positive yon. And then dun sa rom-com na side, hanggang saan tayo kayang habulin ng pagmamahal. Ayun yung ginawa nung karakter ng dalawang bida sa rom-com. So, dalawang klase ng reaction sa pag-ibig. Hanggang saan, hanggang kailan tayo magpapakatanga when it comes to love. Parang yun. Direk, when before you joined Showbiz, ano kayo? Estudyante lang? Nag-indie po ako. So, award-winning director. For Cinemalaya. May tatlo akong Cinemalaya films. And then, bago po ako nag-TV sa EBS. And then, ito pong first ko sa Starz Cinema. What course did you finish? Interior design, actually. Oh, yes. SID. Mascom din po. And Mascom din po. Yeah. Ngayon, for the two lead stars, ngayon, ang gusto kong itanong sa inyo, both of you have had a chance to work with the best. Halimbawa si JM, yung isa sa pinakamaganda mong pelikula, na hindi gumawa ng homework niya si Jaiwo, yung sa itinakda ng tanhala. One TV and one pelikula. Ngayon gusto kong i-compare ninyo ang isa't isa doon sa pakipagtrabaho sa ano. Iko-compare po namin yung sarili namin. Hindi. Halimbawa, how was it working with Angelica compared kayo? Kay Arsi. Kasi parang at home si Arsi sa inyo. Magsisimula po ako sa yung comparison, yung pinagpapareho nila. Pare silang transparent na walang pakialam na parang hindi naman to the point na walang pakialam na nakakatapa ko na sa pero carefree na parang totoo. Oh, na alam mo yun, kahit anong pwede mo sabihin, hindi niya judge eh. Papakinggan nga lang, tapos pag walang sense yung sinasabi mo, hindi papakyo ka niyan. Sino yun? Isipin niyan. Mali yan eh. Tapos parang walang plastika. Bilang ano, magkaibigan. Pagdating naman sa trabaho, pareho din silang... alam mo yung pag may katrabaho kang i-share the same passion, energy, and hunger para mabigyan mo ng justicia yung binigay sa oportunidad. Parehas po silang may ganun, may kaluluwa, may puso. Nagkaiba lang po siguro sa attack. Isari-sarili naman po yun kasi siguro atake sila. Pares po silang maganda at sexy. And sobrang lovable. Ayos ko na yun. So, lovable and... Lovable. Oh, talagang mamahali mo talaga kahit kaibigan, kahit fan. Kasi totoo sila. Love po. Thank you. Si RC. Kay Piolo po, so dahil po nung naging lalaki ko, ay papapi ko lang po talaga siya yun. Dami ko pong naging lalaki. Diba, simula dati, si Papapi. Sabi ko nga po kay Emma, kasi magkasama rin po kami sa soap. Sabi ko, Emma, tandaan mo, galing ako kay Papapi. Pero, I don't wanna compare. I really don't wanna compare. Kasi there are two different people. Just to be fair for the both of them, Pita, when it comes to work, they're both professionals. That's what I can say. I'm definite about that.
they're both gentlemen. And it's really a big thing for me. Kasi po kapag umaarte kami, or outside, or on off camera, they make sure that I'm comfortable. And inaalagaan ka. Si M kasi ngayon, mas madalas ko siya nakakasama dahil sabay kami mag-workout. Eh. So, kung sa trabaho-trabaho rin lang, pareho, they're the most passionate artists, people I know and I've met. Very passionate about their craft. And they're both, pareho po sila na mag, kung paano sila mag-alaga sa tao. Bukod po sa katawan, ay masasabi ko na lang po, yun lang po pinagkaiba nila. Finish! Parabol naman po ako. Lahat po na magaganda ay pareho po yung abs. Ay, hindi, meron na po siya. Ano yung gagawin? Last question na lang kay JM, ano? JM, anong masasabi mo na first time ang nangyayari na magtatapat ang pelikula yun ng ex mo na si Jessie Minjol? Oh. Ah, wala ako dyan. Well, okay, I stick nga eh. Parang... Nood tayo! Nood din kami nun eh. Kasi si Arjo and Jessie. Yes, Arjo! Ay, Arjo may kunik din! Arjo! Kunik pa rin! Arjo pa rin! Okay, may pelikula tayo. Inupa. Sakit ako eh! Kasi mo niyo. Ang ganda na dress ah. Ilalim ko yung more daddy ah. Lumalabas na ka, JM. Ano yan? Kasi po, si JM, inaya ako sa boxing. Nagka-spray na. Lumalabas na lang ako. Alam ko na healer ka. Kung magtatapa, actually, hindi kami magkalaban eh. Ang kalaban namin, Hellboy. So, huwag kayong magkalaban ng Hellboy. Weh! Hindi nga! Ay, nako! Yak, pati yun ang pelikula. Supportahan mo natin ang pelikula ng Pilipino. Ganon. Hindi mo. Sabi ni Neil Arce, hindi niya tatapat sa Hollywood. Lumabas nga sa impyerno si Hellboy! Hey Archie, pag doon ang premiere, manunod ba kayo ang pelikula ng ano, atit ni Archie? Paano po eh? May premiere din kami! Sabay din! Paano? Sige, tatawid kami ng sarama! O gusto mo lumamid, yung sila. Para may tag-usapan ng time na natin. Anyway, yun lang sa pelikula yun. Paano kayo nakarelate dun sa story? Being you have your own exes, di ba? Paano kayo nakarelate yung character mo dun sa story? So, parang may kang ex ko. Lang ex ko? Ako tatlo lang ko. So, may kakarete. Ako, paano ko nakarelate? Siya nga, meron akong ganun eh, bago ako maka-move on, I need to see it myself. Kahit alam kong, hindi, actually kahit nakita ko na, kahit alam ko nang ginagato na ako, parang I need to, kailangan ko pa talagang madurog o parang talagang ma-make sure sa akin talagang wala na bago ko mag-move on. So... Grabe. Wow! Ito yung mga best friends mo. Thanks. Diyan si Rhea. Hindi ako yung best friend! Hindi ba ako? Usokin ko yung ultraman mo siya. Sakit! Bago lang po sabay mo kami. Meron din po siya. Pakita mo. Ano yun? Mas akit, aray. X-Men na ako. Dapat po kasi sabay kami babatato. Takot siya. Sa lips, hindi. Gusto po niya mas malaki. Babatato sa akin dito. Nagpa-pierce kami. Hindi naman. Anong sinasabi mga ganun ba sa atin? Ako po nakaka-relate ako doon sa character ko. Doon si Mayesa po is a director. I'm an actor. So, paano mo magagamit? Sino ba yung isip mong ex doon si Bian? Pucha naman! May anak ng tao! Sana! Bata pa ako noon! JM, UK Days! Grabe siya. Alam mo ba kita pa hindi kita ano nun? Kasi si Kian nga yung crush ko nung bata ako.
Medyo ko. Sige. Pero hindi naman nag-work. So, going back. So, si Maya sa... ano po siya? Isa po siyang director. Ako, bilang artista, kung si Mayesa, ginamit niya yung experience niya, personal experience niya, para makagawa ng isang storya para sa isang pelikula. Ako po, nagamit ko yung mga heartaches ko sa mga crimes at crying scenes tsaka mga drama na mga nagawa ko po. Hindi lang dahil sa, kasi itong mga nakaraan, very rom-comish yung mga ginagawa ko kahit sa soap eh. Kasi may time talaga sa life ko na nung nawala yung dad ko, napagod ako, gumawa ng drama. Parang ang bigat-bigat. Sabi ko, pwede po ba mag-comedy muna ako? So bilang artista, nagamit ko yun, yung heartaches ko. Yung pag iniisip ko yung panggagago ng ex ko, galit. Diba? Kunwari, kailangan magalit. Isipin mo yung panggagago ng ex ko, galit na ako. Kahit kunwari sa jogging, sa workout dati, yun yung iniisip ko, kung jogging ako, kailangan sexy ako, maganda ako, diba? Pag gusto ko umiyak, isipin ko lang din ulit yung panluloko na sa akin kung paano ako nasaktan. So doon ako, and doon sa mga ends na yun ako, nakaka-relate somehow to my character here in the movie. Na si Mayesa talaga, ginamit niya yung kanyang personal life. Kasi alam mo, pag ginamit mo yung personal mo na input, marami pong tao makaka-relate. Kasi totoo, nakikita nila, totoo tong taong to, parang hindi na siya umaarap eh, yun na yun, no? Parang totoo, parang si J.M. Kasi sa akin, di ba, pwede yung choice mo yun kung paano mo siya ikaw convert into something really good or... Opo. Special. It's either, it's a destruction. Gift, in disguise. Ako yung tinatanong eh! Tapos ka na! You had your chance! Nadala ako eh. Hindi, di ba kasi, parang nakalimutan ko na yung sabihin. Hindi! Ginagamit mo yung galit! Yung pain! Hindi yun! Transforming into art. Like, yung sa katawan mo, ginagawa mong art. Sa film, ginagawa mong art. It's something that moves you or will paralyze you. Bilisan mo! Nakakalimutan ko na nga eh! Kasi nga eh, sabi ko dapat nga ano, di ba, siyempre nasa sa'yo yun. Kasi nga may stages yan. Yun naman! Nakalimutan ko na! Yan stages yan. Di ba kasi nga, pag una, pag niloko ka, siyempre, una galit ka. Depression, may bargain ka pa, in denial ka. So after mo malampasan lahat ng stages na to, it's either mag-self-destruct ka, kagaya nung mga, marami issues na ganyan ha. Nagsa-self-destruct, minsan di nila kinakaya talaga. They take their own lives. Maraming ganyan cases na romantic cases, di ba? Oh, or, you bet, medyo seryoso.